Ang huling kompetisyon. Nakapagdesisyon na ako. Ang napili ko ay langit. Oh, katulad ng akin ang pinili niya. Ah? Sigurado ka ba talaga dyan, Jangguem? Para sa karaniwang taong pinag-aralan mong lutuin. Oo nga. Hindi ba parang dihado ka sa temang napili mo, Jangguem? Huwag kayong mag-alala, Changi. Yon, Sang. Oh? Nakakainis talaga. Sabihin mo nga, Donggi, paano ako natalo naman ngayon? Huwag na huwag ka na sumirko mula ngayon. Kung hanapin natin dito yung mga kumuha sa kanila. Aba, magandang ideya yan. Teka nga lang, tingnan natin kung nakarating dito na ligtas si Jangguem. Hindi mo ako! Nakikita mo siya? Nasaan na ba siya? Nakikita ko na si Jangguem! Buti ligtas si Jangguem! Anong ginagawa niyo dalawa dito? Kabahalan! Aray ko naman! Shhh! May susuportahan ba kayo sa kanila? Opo, meron pong kamahalan. Sige, maiwan ko na kayo. Ay, umayos ka nga dyan. Halos mamatay na kaya ako sa kaba. Jangguem. Ipinakikilala ko sa inyo magiging hurado ang mahal na hari, ang inang reyna at mga delegadong galing sa imperyo ng Ming. Ano sila magiging hurado? Sa Ming! Nako! Bakit ganun? Kailangan ba talaga nakasama dito ang mga delegado ng Ming? Wala naman nagbago. Isipin mo na lang lahat ng gagawin natin putahe para sa mahal na hari. Na ang mga iluluto natin ngayon para lahat sa kanya, kaya walang bago doon. Anong gagawin natin? Napakarami ng hurado, hindi natin sila kayang pangain lahat. Hindi pa, mas mahalaga ang boto ng mahal na hari at ng inang reyna. Isulat ulit ang sikretong aklat ng mga sangkap. Hindi ako magpapatayo. Sumusuko na buo ba kayo? Manahimik ka!
Pambihira, napakasuwail talaga ng batang yun. Ano bang ginagawa nila? Imbis na sikasuhin lang ang pagluluto, napapasikatan pa sila sa kapwa nila kalahok. Kung akala mong uubra sa mga hurado yung niluluto mo, mag-isip-isip ka. Tingnan mo, Jangguem. Pinaglutuan ko ng mga to. Ito, para sa kanya. Ito naman, para sa kanya. At itong huli, para sa kanya. Oh, pakiulit nga. Huwag na huwag kang magkakamali sa paghain yan. Ito na niluto sa luwad. Pangkaraniwan lang yan dito sa bansa dati. Hindi mo itong basta pato na sa luwad. Aba, may isog ng pato. Gusto kong pumalaman ninyo na naging mas masustansya pang itlog dahil sa pinagsamang nutrisyon ng pato at bisa namang halamang gamot habang naluluto. Alam mo, bata, hindi ko akalain na nandito ang lahat ng yan sa isang itlog na to. Ibang klase ang bata. Kukoy mo siya. Mga hilaw na gulay ba yung hinain mo? Madali lang ang pagluluto nito. Napakahalaga na maluto ng mabilis sa mga gulay para matikman yung natural na lasa ng bawat regalo. Phoenix, you know.
Ang galing talaga ni Kung Yun. Nalalasahan ko ang itlog ng isda, ang ibon at kabibing tenga. Mahirap kunin ang mga yon at maganda sa kalusugan. Ngunit paano na uutahin ito sa tema ng langit? Ayon sa alamat, magpapakita lang ang ibon sa hari kapag naibigay niya ang kapayapaan sa mga nasasakupan niya. Gaya ng Phoenix na may malawak na pakpak, maging mapayapa po sana ang inyong panunungkulan sa aming lahat, kamahalan. Gusto ko ang lasa ng inihain mo at talagang mahusay ang konsepto mo. Talagang napakasarap! Ikaw na, Jangguem. May tiwala kami sa'yo. Huwag ka magpapatalo, ah. Grabe, sobrang kinakabahan ako para sa'yo, Jangguem. Gudyol pa ng putahe na hinain niya. Malaking pagkakamali ang hinanda niya sa mga hurado. Napansin ko na pare-parehong gudyol pa ng hinain mo pero magkakaiba ang mga sangkap nito. Ibinase ko po sa nakita kong kalagayan ng bawat isa sa inyo ang mga gudyol pa na hinain ko. Karaniwang may pabilog na tinapay na gawa sa trigo ang gudyol pa. Para sa naman ang dahon na ito? Dahon po ng moras. Makabubuti po ang mga yan sa kagaya niyo may mataas na presyon ng dugo. Yun ang napansin ko sa inyo. Pampababa naman ang temperatura ng katawan ang tinimplang pluriforum. Ang galing mo para mahulaan na maininit talaga ang ulo ko. Kakaiba ka! Sige na, ipagpatuloy mo na. Gawa po sa itim na gisantes ang pabilog na tinapay. Napansin ko ang pagpapawis nyo, kaya sinamahan ko po ng dahon ng pino at halamang dagat na makakatulong magbalik ng lakas. Sana magustuhan nyo. Sa palagay ko, talo na si Jangguem Yongsang. Bakit naman? Eh kasi, wala man lang silang reaksyon sa mga niluto natin. Oo nga, no? Iba ang reaksyon nila kanina sa putahe ni Kung Yun at Ginoong Wang. Saan naman gawa ito? Gawa po yan sa bawang, kapalit ng bilog na tinapay na gawa sa trigo. Narinig ko po kasi na nag-aalala ang doktor nyo dahil hindi kayo kumakain ng bawang. Kaya naisip ko pong putahin yan. Totoo ba yung sinabi mo? Hindi ko nalasahan ang bawang kahit na konti. Dahil po yun sa amoy ng krisante mo. Para saan itong araro? Makakatulong po ang mga yan sa pagkontrol ng emosyong nararamdaman nyo. Makabubuti po yun sa inyo kapag gumagawa kayo ng mahalagang desisyon. Kung iisipin mo, ang araro parang isang tao sa gitna ng paghihirap. Ipaliwanag mo ngayon sa aming lahat kung bakit langit ang napili mong tema para sa putahing ito. Para po sa akin, kahit sino makakakain ng inihain ko, ay ituturing kong langit. Ang sinuhan talaga masarap langit. Ha? Anong ibig na sabihin? Kahit ako, hindi ko alam. Si Kung Yun, nabanggit pa ang tungkol sa alamat ng Phoenix para mapagkan ang loob ng mahal na hari. Tapos si Jangguem niya lang ang sinabi niya. Ano ba naman siya? Talo na tayo nito. Ano ba kasi talagang iniisip ni Jangguem? Hindi yun ordinaryong gudyol pan lang. Ginamit yung panangkap ang mga halamang kinakain din ng mga karaniwang tao. Yun ang ginamit na baraan ni Jangguem para sabihin bawat taong nagugutom ay makakakain. Katumbas ng taong langit, yun ang mensaheng gusto niya iparating sa patahin. Nabalik na talaga sa dati ang Jangguem na gusto magpasaya ng mga tao sa lutuin niya. Narito na ang resulta ng patimbalak. Pumili kaming lahat ng tatlong pinakamahusay na tagapagluto sa inyo. Para sa akin, karapat dapat manalong bawat isa dahil sa ipinakita ninyong kahusayan sa mga hurado. Binabati ko kayo. Malalaman nyo na ngayon ang mga nanalo. Ang taong ito ang nakakuha ng ikatlong pwesto ng pinakamagaling na tagapagluto sa paligsahan sa araw na ito.
para sa magandang putahe ng pista ng kawayanan si Ginoong Jinmi Wam. Ah, nakakatuwa naman. Marapag dapat siya. Pangatlong pwesto lang naman siya. Ang susunod, huh? Ang tagapaglutong ito ang napili para sa ikalawang pwesto. Bah! Inihalin tulad niyang kanyang masustansya at purong putahe sa isang phoenix, si Kum Yung Choi. Oh, pangalawa lang si Kum Yung? Hindi ito patas! Magunos dili ka. Si Kum Yung Choi ang napili namin para sa ikalawang pwesto. Dahil sa mga masusustansyang sangkap na ginamit niya sa kanyang putahe, binabati ka namin. At ang nagwagi sa paligsahang ito, bukod sa lubos niyang nauunawaan ang dahilan ng pagluluto, napansin din ang paggamit niya ng mga simple ngunit mahalagang pamamaraan. Ang taong yun ay walang iba kundi si... Jangguem So na gumawa ng gujulpan. Simple man ang naging presentasyon ni Jangguem So, humanga kami sa ipinakita niyang dedikasyon. Sinikap niyang gamitin ang pundasyon ng pagluluto at yun ang nakita namin sa putahe niya, imbis na pagandahin lang sa paningin ng makakakita at kakain. Higit sa lahat, naramdaman namin ang pagmamahal mo sa mga ordinaryong tao at hindi yun maikakaila. Mahusay din ang paggamit niya ng mga ligaw na halaman sa gujulpan. Nakakahilag ng mga pangkaraniwang tao ang mga yun tuwing mahirap ang sitwasyon na paghahani. Kahangahanga. Nabalitaan kong lahat ng mga nangyari. Alam kong nahirapan ka. Wala po yun, kamahalan. Tinanong ako kanina ng mga delegado kung maaari ka nilang isama sa bansa nila. Oh! Pero ang gusto ko sana, manatili ka lamang dito sa amin. Magiging kampante ako kung may taong katulad mo dito sa palasyo na pinamumunuan ko. Pag-iisipan ko po. Ano ba ang mga plano mo sa susunod na araw, Jangguem? Hindi ko pa po alam, Lady Han. Alam mo, Jangguem, inakala ko na nakalimutan mo ng dahilan kung bakit ka talaga nagluluto at kung bakit mo ito ginagawa. Pero nakita mo kanina na wala pa rin nagbago sa paninindigan mo. Pero naniniwala po ako marami pa akong dapat matutunan. Sinasabi mo ba na wala ka matututuhan dito sa palasyo? Hindi naman po sa ganun, Lady Han. Lalawak pa ang kaalaman mo kapag dumito ka kasama ng ibang mga tagapaglingkod. Gusto kong makita na matupad ang mga pangarap mo, Jangguem. Yun ang gusto namin lahat. Lady Han! Pag-isipan mo ito mabuti, Jangguem. Saan ka pupunta? Wala na po akong mukhang maiaharap sa inyo lahat, Lady Jo. Hingin niyo na ako tagapaglingkod at natalo po ako kanina sa paligsahan. Hindi, dito ka lang! Kailangan ko pong gawin to. Ayoko na pong maging duwagdiya. Dahil sa nangyari, gusto ko pong pagbutihin pa ang pagsasanay ko. Paano ba ito? Ikaw na bahala, Kum Yung. Bukas ang kusina ng palasyo para sa'yo. Pero hindi ko pipigilan ang gusto mo. Ibig sabihin, magluluto siya para sa emperador ng dinastiyang Ming. Ay, nakakatuwang isipin yun, no? Para sa akin, Mr. Piin ko dito sa palasyo? Ako rin, pero tatanggapin kayo ni Jangguem yun. Sabi niya kasi, makakatulong daw yun para madagdagan pa ang nalalaman niya. Ano sa tingin mo, Yongsang? Sana hindi niya tanggapin. Binabati kita, Jangguem. Siya nga pala. Eto. Nasa iyo pa rin pala ang sing-sing. Ayos lang ba kung itatago ko muna yan? Ano nang gagawin natin ngayon? Kung aalis si Jangguem, sasama tayo sa kanya. Pero kung hindi, dito lang din tayo. Ah, ganun pala. Aba, syempre naman. Sa kanya lang umiikot ang mundo ko. Teka, si Jangguem. Anong pinag-usapan nyo? Anong ginagawa mo dito? Kasama mo pa si Jangguem? Nagkamustahan lang naman kami. Pero gabing-gabi na kaya. Ano naman yung hawak mo? Ito ba? Ano kasi...
Sabihin mo, ano yan? Kay Jangguem yan ah! Niloko mo lang pala kami! Akin na! Ibabalik ko na yan sa kanya! Wala kang pakialam kung nasa akin ang singsing na to! Lahat ng bagay na may kinalaman kay Jangguem, may pakialam ako! Sandaan mo yan! Ibigay mo na sa akin ang singsing! Hinaan niya naman po ang boses niyo, ano ka ba? Ayoko! Ibigay mo na sa akin yan! Ibigay mo na! Akin na yan! Yun ang naging simula ng lahat. Nandito pa ako ngayon para kumuha ng pagsusulit. Tatanggapin ko kahit anong parusa. Payagan niyo lang po ako makasali. Pakiusap po. Pakiusap! Bigla ako napaalis dahil sa nakakahiyang gulo na nagawa ko. Pero kahit ganun hindi ka sumuko, paano mo nakayang lahat? Dahil sa pangarap ko, Kumyong, gusto kong pasayahin ang mga tao sa pagkain ginagawa ko. Yun ang dahilan kaya nandito pa rin ako. Kulang ang isang araw para tuparin ang lahat ng mga pangarap ko. Gising! Bango na! Bakit ka nandito, Kumyong? Ayoko muna bumalik sa kusina ng palasyo dahil sa nangyari sa paligsahan. Gusto ko magsimula ulit kasama niyong lahat. Yun nga rin ang gusto ko. Galingan nating dalawa, ah!